Babala po sa mga nagbabalak bumili ng matitirhan. Dapat pala kayong mag-ingat sa pagpili ng bahay na inyong napupusuan at lilipatan. Baka matulad kayo sa pamilya Tulyao ng Las Piñas. Ang dream house na kanilang nabili, okupado na pala ng mga ligaw na kaluluwa. Pugad pa ng kamalasan daw at kababalaghan. Ano ba ang lihim na bumabalot sa isinumpang bahay daw na ito? Tuloy po kayo at samahan niyo kaming pasukin ng Kaba sa Haunted Tahanan. Sweet home. Ito ang mga katagang nasambit ng mag-asawang Gemma at James nang mabili ang house for sale na ito noong 2020 sa Las Piñas, Cavite. Maaliwalas ang itsura ng bahay. 3 taon na po ako nakatira dito sa bahay. Nag-start kami nagtuwira dito. Maraming mga kababalaghan na nangyari na hindi maganda sa amin. Sa mga unang araw sa bago nilang biling bahay, ramdam ang saya at pananabik ng pamilya ni Gemma. Dito kasi nila sisimula ng bagong buhay na pupunuin ng masasayang alaala. Pagkagat ng dilim, umaalingaungaw ang nakakubling kwento pala ng kababalaghan na namahay na dito ilang dekada na ang nakakaraan. Dahil ang kanilang bahay, pinamamahayan daw ng mga maligno at alagad ng kadiliman. Una, yung nakakita ang black lady, tapos binato ako ng kutsilyo. Pero di naman ako tirman, sa gilid lang. Ang kasambahay ni Gemma, may kakaibang pakiramdam. Nung pagpasok ko po, ma'am, meron na po akong naramdaman na kakaiba, ma'am. Animoy may sumpa raw ang bahay na nabenta kay Gemma. Mula raw nang tumira sila dito, hindi na siya tinantanan ng kamalasan. Kahit ang kanilang mga negosyo na lugi, pakiwari ng ginang, sinasadyang harangin ng bahay na ito ang kung anumang swerteng dapat nilang nakukuha. May something dito na hindi namin maintindihan kasi nung nag-start na nag-stay kami dito, 2021, parang doon na nag-start na parang kahit yung finances namin, parang minsan dadaan lang sa kamay. Bawa may pera ka na malaking halaga, tapos parang wala pang 1 month, bawa may million ka, wala pang 1 month, parang biglang daan lang sa kamay mo na hindi mo maintindihan. Kahit kumikita kami ng malaki ganun. Maging ang mga kapitbahay ni Gemma, saksi rin sa kababalaghang bumabalot sa binansagang isinumpang bahay. May mga nag-rent na dyan before, I think 2 or 3. I lost count already. Tumatagal naman sila. Yun nga lang, minsan umalis eh kasi may mga nararamdaman. May babaeng dumadaan. One is black, one is white. Tapos may mga parang if ever na we will gonna leave some things. Yung phone, tulad ng phone ko, minsan lumilipat sa ibang lugar. Iba-ibang elemento raw ang naninirahan sa bahay na ito. Wala akong ibang makakatira sa bahay na ito. Wala akong ibang makakatira sa bahay na ito. Ang isang white lady. May nangguguluring black lady. At ang nakakagimbal na pangitain, mayroon din daw diablo na nakatira sa kanilang tahanan. Hindi lang ang pamilya Tulyao ang may malagim na karanasan sa bahay. Bawat pamilya raw na tumira dito, hindi nakakatagal. Itinataboy sila na tila ayaw silang patirahin. Patotoo dito ay ang mga matatanda sa lugar.
1970s pa lang daw, nakatirik na ang bahay na ito na pagmamay-ari noon ng mag-asawang Kasim. Ipangako mo sa akin kahit anong mangyari. Tayo lang ang magmamay-ari ng bahay na ito. Hanggang kamatayan, sa atin lang ang bahay na ito. Hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Atin ang bahay na ito. Mula noon, lahat ng tumira hindi nagtatagal. Ilit daw pinapaalis ng kung anong itim na salamangka mayroon ang bahay. Ang ibang kapitbahay naman nila, duda sa sinasabing hilakbot ng bahay. Matagal na kaming dyan din sana, may nabanggit na sa amin. In fact, matagal na nga sila nakatira dyan. Ewan ko lang kung bakit bigla nilang minaramdaman na ganyan. Dapat kasi, di ba, yung mga bahay na wala naman nakatira, usually yun ang may nararamdaman ka. Kaibigan ko po kasi ang may-ari ng bahay na to. First time niya akong itinur sa kanyang bahay. Nagtaka lamang po ako kasi habang naglalakad po kami dalawang magkaibigan, akala ko may nakasunod sa amin dahil may humawak po sa hair ko na parang inaangat yung hair ko. At inilingyong ko siya, wala naman po ako nakita. Tinanong ko siya kung meron ba silang nararanasan na kakaiba sa bahay nila at kung meron ba silang kasamang kakaiba ang elemento sa loob ng tahanan na to, at doon ko nalaman na meron nga po. Para magkaroon ng kasagutan, lahat ng ating mga tanong, nagdala ang Rated Corina team ng isang spirit questor at healer sa bahay na ito, si El Tigre. Ang malaking revelasyon, hindi lang daw 1970 na itayo ang bahay na ito, kundi 17th century pa lang daw. Ang mga orihinal na may-ari daw nito ay mag-asawa din na may kakayahang makipag-usap sa mga ligaw na kaluluwa. May katotohanan daw ang pahayag ng mga nakakakita na may mag-asawang nagbabantay sa bahay. Pero hindi lang ang mga Kasim, dahil mayroon pa daw iba. Libo-libo mga elemento na masama tulad ng yung demonyo. Pero sa ngayon, ang nandito is mga mabubuti. Pero yung matapang, yung babaeng itim na yung mata talagang sobra. That time, pumasok na ako. Pagpasok ko, may nakita akong matanda. Yung for me, I think hindi naman sila nag-connect. Pero in emotion, siguro sila yung may-ari dito. So yun, nakita ko, one thing ang pinaka-special sa kanila na hindi alam na mga previous na nagtingin dito na yung tumitira minamalas, which is hindi naman talaga minamalas. Kasi they have to do it, even they don't want it, pero kailangan nilang gawin. Kasi it's very special. To be honest, I have to tell you, portal to ang lugar na to. Sinadya din ng paranormal expert na si Tony Suvega ang sinasabing sinumpang bahay. Sa kanyang paglibot, nakita niya ang dalawang pares daw ng mag-asawang nakatira dito. Labing pitong siglo pa lang daw ay mayroon ng mag-asawa na may-ari nitong bahay na ito. Katotohanan. Bakit ayaw nilang pakawalan ang bahay? Naku, may pangako sa isa't isa na hindi sila maghihiwalay hanggang kung kailan. Na hanggang ngayon nga, no, nakausap ko yung lalaki mo, ang tingin ko, hindi niya alam na patay na siya. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Ang pagsasama nila ay habang panahon na hindi mabalik. Sinasabing minamalas daw lahat ang nakatira sa bahay na ito. Ano ang naging pakiramdam mo tungkol sa bahay? Kabaligtaran. Yung bahay ay swerte. Ang naging problema nila, mali ang diskarte nila sa mga nakatira doon. Meaning? Nag-iinsenso sila, hindi dapat nilang insensoan yung bahay. Nasasaktan ng mga kapre doon. Yung kapre, nagbibigay ng swerte sa kanila. Itong mga bahay sa likuran ko, ito ang sinasabi nga nila na parang may mga lugar na matindi ang mga pagpaparamdam. Anong parte ng bahay yon? Itong sala na to. Nandyan sila. Nandyan nung halos lahat ng mga engkantado nandyan. Merong silang iniingatan something precious.
So yung itim o puti, nakikita mo kung mabuti ba, nag-aalaga ba o nakakasama? Oo, apat silang uri. Merong puti, merong didina, merong pula at merong itim. Most of the time, yung itim ang mga pasaway. Para sa ikatatahimik ng pamilyang nakatira dito ngayon at upang matigil na ang panggagambala ng mga elemento sa pamilya Tulyao, minabuti na nilang ipa-cleanse o ipalinis ang bahay. I exodus, I spoke in my prayer in God and He gave me His wisdom and authority. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kasabay nito ay pinabasbasan na rin nila sa isang pari ang kanilang home sweet home. Wala pa rin daw balak umalis ang pamilya sa bahay. Tulad ng orihinal na may-ari nito, napamahal na kasi sa kanila ang tahanan. Yung kanilang pag-existing dito, eh nasa Bible naman yan. Dahil talagang dito sila itinapon sa atin. They live with us. Kaya anywhere, everywhere, naroon din sila ang, naroon ng demonyo. Tatanda mo, unseen and seen. Kaya hindi ako umaalis sa pamamahay na to. Kasi malakas ang pananampalataya ko at nilalabanan ko lang kung ano man yung mga nagpaparamdam dito at nagpapakita. Hindi na nakakaramdam ng kakaiba ang pamilya ni Gemma. Alam nilang kasama pa rin nila ang mga elemento sa loob ng kanilang bahay. Ano man daw ang mangyari, balutin man ang kung anong kababalaghan ang kanilang tahanan tulad ng mga usal ng sino mang tumitira sa sinumpaang bahay na ito para kay Gemma hanggang kamatayan. Sa kanya lang ang tahanang ito. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.